لحياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله ونونه ayo ay lubos na papasalamat sa dakilang wika sa mga pagkakataon na kanyang pinagkakalubos sa atin. Katulad mo ngayon, tayo po ay nandito na kung saan hindi po dahil sa ating lakas o kakayahan, kundi ito ay sa habag paintulod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang pagpapatuloy po sa ating paksa na kung saan sa Arabic, bali sa ngayon ay nasa ano po tayo, pang-anim na kwento, no? Bilugatil Arabiya, no? Na kung saan sa wikang Arabic. Okay. Ito po dahil sa siyempre natapos po namin yung mula lesson 1 hanggang lesson 10. Opo. Kaya lumipat po kami sa ano lang, sa pag no po pagkukwento na wikang Arabic. Opo. Bali, naka-anim na po kami. Naka-5, ito'y pang-anim po. Okay, pang-anim. Okay, bali ang panganim po na kwento, no? Kasi kisato sadi sadi sa panganim na kwento sa wikang Arabic ay patungkol po sa guro, no? Kasi dito po tayo lumipad, no? Sa guro po at sa kanyang mga estudyante. Opo. Sa kanyang mga estudyante. Dadaan-daan po natin na hindi mabilis para makuha po natin anong bigpag kahulugan. Sa ngayon po, hindi naman tayo mahirapan sa kahulugan. Maaari na nandyan na yung mga translate po sa Google. Mabilis, no? Kaso lang, ulitin pa rin natin. Nagbibigay pa rin tayo ng kahulugan. Yung mga literal na kahulugan po, no? Para hindi po tayo, ano po, inshallah, medyo na nag-aalala po. Okay. Sa ngayon, medyo mahaba ba itong kwento na pang-anim? Opo. Total, dahil lang ating Sheikh na si Sheikh Muslimin, siguro alam po natin lahat, kanina, inihatid ko sa airport. Opo, kaya ito, dito kami dumiritso, pinunta ko siya. Masyaallah. Okay. Hindi kami nag-post ng ano, baka sabihin, walang pag-aral kasi nandun na sila sa airport. Kaya sinadya ko na hindi na kami nag-post. Nag-post lang, may klase tayo. Okay. Kaso sa ito, as-sadisa, bilwatil Arabiya. Okay. Ito po, ang simula. Okay. Akhraja. Okay. Akhraja. Pag inisisa po natin sa pagbibigkas o sa pagbabasa, akhraja al-mudarrisu, al-mudarrisu. Kasi siyempre, pag inisisa mo yan. Qurra satu al-ga-ibin, al-ga-ibin. Okay, pero kapag tuloy-tuloy ang pagbabasa po dyan, opo, tatanggalin natin pa rin yung mga alif na nauna po, na kung saan kasama ang lam. Kaya tinatawag na Al-Qamariya. Opo. Kaya pag binasa po natin, inatuloy-tuloy, Akhrajal Mudarris. Akhrajal Mudarris. Diretso po tayo sa lam na sukun. Akhrajal Mudarris. Qurra. Qurra satul. Qurra satul. Diretso rin sa lam. Qurra satul. Ghaibin. Okay. Akhrajal. Ang akhraja ay katulad din po yan ng kharaja. Opo. Na ang ibig pagkahulugan ay akhraja. Kumbaga, ito ay inilabas, no? Ng guru, al-mudarris, isang guru po yan, no? Isang teacher. Inilabas ng guru, kurrasatul ghaibin, sa madaling sabi,
Pag sinabi ko rasa to, ito ay isang, sabi natin, record yan. Ang ating, kumbaga, ginagamit sa English ay class record. Opo. Al-Ghaibin, pag sinabi Al-Ghaibin, ay para sa, kumbaga, sa mga absent, no? Kaya kung bubuin mo yan, Qurrasatul Ghaibin, ibig sabihin, sa madaling sabi, yan ay class record para sa pagpo-present o di kaya sa mga absent po. Yan ang tinutukoy. Kaya isang salita yan, Qurrasatul Ghaibin. Kumbaga inilabas ng guro ang kanyang kumbaga class record para mas madaling maunawaan. Okay. Pero ang Ghaibin, ang kaulugan sa literal meaning ng Ghaibin ito ay mga absent. Kasi Ghaib, isang tinutukoy na absent. Pag sinabi Al-Ghaibin, ay mga ano po, absent. Okay. Kumbaga, ano yan, plural po. Okay. Wasa'alal, wasa'ala at talamida. Wasa'ala, wasa'ala at talamida. Okay. At nagtanong. Opo. Tingnan, baka nagkamali yung one. Tama, hindi nagkamali. Wasa'ala at talamida. At nagtanong sa mga tinatawag na mga estudyante. Tilmidun, mga estudyante, student. Pero pag talamid, ito ay plural din yan. Talamid ay mga mag-aaral. Plural po yan. Tilmidun, isang tinutukoy. Talamida ay marami ang tinutukoy ng mga estudyante. Wasaala talamida. At tinanong ni guro, tinanong, ang guro ay nagtanong sa kanyang mga estudyante. Hal hunaka tilmidun ghaibun? Hal hunaka tilmidun ghaibun? Katanungan. Pag hal, ito yung ginagamit sa tanong. Okay, bakit? O di kaya, ayan, lagi ang ginagamit yan. Parang pamakasamrano na hino. Baadun. Okay. Bakit? Mayroong estudyante na absent, parang gano'n ang tanong. Yung hunak, kadalas ang ginagamit rin sa doon, hunak. Pero ginagamit pa rin yan sa mayroon. Halimbawa, hal, mayroon po ba? Yan ang ano. Sa kadalasan na paggamit ng Tagalog, siguro yung mayroon po ba murid, estudyante na absent? O, yan ang ibig pakaulugan. Ajabat talamida. Ajabat talamida. Sumagot ang mga estudyante. Ajabal. Ajabat talamida. Sumagot ang mga estudyante. Ano po ang sagot nila? Naam. Opo. Kumbaga, yes. Hunak talamidun ghaibun. Hunak, mayroon mga estudyante na mga absent. Or may mga absent na mga estudyante. Yun. Kasi sa pagbibigay ng kaulugan, minsan nauna yung kumbaga ano. Kaya mayroon, hunak, na absent ng mga estudyante. Pero ang gaibo ng mga absent, talamid, ay mga estudyante. Qala al-mudarris. Qala al-mudarris o qala al-mudarris. Ang guro ay nagsabi. Yan. Pag inisip mo yan, qal, nagsabi. Al-mudarris ay ang guro. Kaya ang guro ay nagsabi. Anong sabi po ng guro? Manil ghaibun. Manil ghaibun. Opo. Sino ang mga absent? Nagtanong siya, manil ghaibun. Sino naman ang mga absent? Al-ghaibun. Ghaibun, tinutukoy marami. Kasi yung unang sagot ng mga estudyante ay mayroong mga estudyante na mga gaib. Kaya nagtanong siya dahil hindi lang sinabi na isa kundi marami. Kaya manil ghaibun. Sino-sino po yung mga absent? Akal, isang estudyante na nagsabi, at talamidul ghaibun, ang mga absent na mga estudyante ay sila, whom, pag sinabi whom, silang tinutukoy. Kumbaga sila,
O yan. Whom sila? Sino sila? Si Ahmad, si Adil, si Hussein. Si Ahmad, si Adil, Hussein. Tatlo sila na tinutukoy na mga absin. Okay, sa alal mudaris, nagtanong, no? Saan nagtanong? Nagtanong ang guro, ito yung tanong ng guro. Limada gabo min al-hissa? Limada gabo? Kumbaga, bakit sila nag-absin? Kasi limada ito yung bakit? Kumbaga, isa rin yan ginagamit na bakit? Kumbaga, anong dahilan? Gabo. Gabo ito ay, kumbaga, past tense na marami ang tinutukoy, gabo, mga absent. So madaling sabi, bakit sila absent? Minal hissati. Anong parang lubat ba? Akalang lubat. Itong minal hissa, nakatanungan ako sa atin, bakit sila absent sa minal hissa? Ang ibig sabihin, ang hissa, minsan yan, alimbawa, tatlong subject, di ba? Yung unang subject, tinatag din na hissa. Pangalawang subject, hissa rin yun. Pangatlo, hissa. Pero kaya dahil ang guro, siya yung may schedule, kaya ang kanyang tinutukoy yung kanyang hissa. Period. Period, kumbaga. Bakit sila hapsin sa period na ito? Okay. Dito po natin matutunan yung mga katanungan na may kasagutan din. Limada, bakit sila hapsin? Ito ang? Okay. Ajabat talamidat, sumagot ang mga estudyante. Ito, inisisa nila si Ahmad, si Adil, si Hussein. Kasi tatlo silang absent. Si Ahmad, si Adil, Hussein. Malalaman kung bakit po sila nag-absent. Kung bakit sila hindi dumating sa pag-aaral. Ahmadu, si Ahmad, dahaba ilal mahatta. Mahattati. Hindi nakikita, no? Ayun, natanggal. Si Ahmad ay pumunta sa gasoline station. Ang Makata station po yan. Okay. Bakit pumunta doon si Ahmad? Liyastakbila walidaw. Para salubungin ang kanyang tatay. Walidaw. Okay, walidaw. Ibig sabihin, pumunta ang tatay doon sa gasoline station kaya doon po sila makikita. Liyastakbila dahil para salubungin ang kanyang walidaw. Walida tatay. Who? Bumabalik sa kanya. Yaudu, yung damer dyan, saka kay Ahmad. Kaya walidaw sa kanyang tatay. Ang who? Bumabalik doon kay Ahmad. Okay. Ahmadu dahaba ilal mahatati liyastakbila walidaw. Si Ahmad ay pumunta sa station. Siguro station sa ano yan? Hindi sa gasoline station. Sa station na ano? Train, bus, basta ano. Mga istasyon na tinutukoy. Kasi kung sa terminal, tama, terminal. Okay, tama yun, tama. Yun ang pinakamaganda raw na note sa mga istasyon na terminal. Okay, si Ahmad tapos na doon. Okay. Pangalawa, si Adil. Wa Adil, si Adil na naman ay dahaba ilal mustashpa. Mustashpa liyazura sadiqaw. Si Adil ay pumunta na naman sa hospital para bisitain ang kanyang kaibigan, sadiqaw. Liyazura. Liyazura, sadiqaw. Okay, kung tutusin na, liyazuro. Pero dahil may pumasok na lam, si Li, kaya nagutos si Li na maging ra kasi para maging tama po yung paglalagay ng Li. Kasi Li ay mansub, ibig sabihin na nag-utos na maging patha. Liyazura sadiqahu. Sadiqahu, ibig sabihin yung sadiq, kaibigan, who, ang tinutukoy ay si Adil. Kaya, kaibigan ni Adil po. Si Jose na naman, dahaba ilal matar. Ayan, kanina galing ako sa matar, sa airport. Si Jose ay pumunta na naman sa airport. Bakit? Liwaddi'a khalahu. Liwaddi'a khalahu. Para magpapaalam sa kanyang tito. Akalahu, tinutukoy ay yung uncle na lalaki. Pagkalatu ay tita na babae. Akalatu.
pero ngayon khala ho ibig sabihin at yung uncle na lalaki. Itong liwat dia, itong parang magpapaalam siya. Di ba, matatanda niyo yung tinatawag na tawaful wida. Di ba? At tawaful wida, yan. Ibig sabihin ay yung pamamaalam. Yan. Kaya liwat dia, khala ho, para magpaalam sa kanya. Okay. كتب المدرس أسماء الغائبين في الكراسة. كتب المدرس kumbaga sinulat ng guro asma mga pangalan الغائبين ng mga absent في kurasati doon sa class record. Oh, kasi yung kurasa ay tinutukoy pa rin yung class record po yan. كتب المدرس أسماء الغائبين في kurasati. Isinulat ng guro ang mga pangalan ng mga absent sa class record. Thumma qal ya Muhammad, imsah as-sabura. Ayan, doon nagtatapos si guro. Pagkatapos, sabi ng guro, yung qal, guro pa rin ang tinutukoy, ya Muhammad. Kumbaga isang estudyante na si Muhammad, o di kaya katawagan na naging parang bilang paggalang, halimbawa, katulad po rito sa Saudi, na mapapansin niyo po, hindi nila kilala, pero tinatawag nila minsan Muhammad. Di ba? Kasi lumalabas doon na parang ginagamit yung pangalan na, dahil siguro, isa rin na pangalan ng propeta, o di kaya paggalang. Naalala ko tuloy, nung ako ay salesman sa Rashid Mall, siyempre, hindi ka kilala kung sino ka, lagi tawag sa'yo, Muhammad. Muhammad, kamhad. Narinig ko rin yun eh. Sa bakal ano po wala dahil na mapapanaganap sila na amat 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 kam yung sadik bira yung sadik parang bira yun ang lagi na yun Muhammad ya Muhammad. Okay. Indana al-yawma darsun jadid. Okay, so sabi ni Muhammad guro ya Muhammad imsah. Kumbaga, burahin mo. Imsah, burahin mo. As-sabura. Anong buburahin? Kumbaga, linisin mo yung as-sabura, yung whiteboard. Diba? Blackboard. Yun ang kasanay po natin. Imsah, yung buburahin. Hindi kaya irisin. Yun ang tagtun. Kasi, imsahon ay irisin. Imsah, irisin mo. Ibig sabihin, kung anong nakasulat dun sa sabura. Bakit? Indana al-yawma darsun jadid. Mayroon tayong kumbaga sa araw na ito na bagong kumbaga aral. Okay, so ibig sabihin mayroon tayong bagong subject na ating pag-aaralan. Indana, ibig sabihin mayroon tayong al-yawm sa araw na ito kasi tinutukoy ang araw na yun na kung saan darsun jadid. Mga bagong aral. O darsun jadid. Darsun jadid. Okay. Tingnan niyo po. Darsun jadid. May tanwin sa darsun at may tanwin din sa jadidun. Okay. So minsan mapapansin niyo may alip at sakalam. Minsan wala. Pag walang alip at sakalam, automatic yan. Makikita niyo kadalasan ginagamitan ay tanwin. Opo. Tingnan niyo. Kapag mayroong alip at sakalam, kailanman wala kayong makikitang tanwin. Kasi pagkaiba po sila, tinatawag na ma'arifa at saka nakira. Ma'arifa, nakira. Kapag mayroong alip at saka lam, ibig sabihin ma'arifa yung tinutukoy, alam na yung noun na yun. Pag sinabi nakira, hindi na alam kung ano yung, anong dars yun. Ano kaya dars na tinutukoy na subject na pag-aralan, mayroong tawhid, mayroong maraming mga tinutukoy na subject. Jadid, ganun din, hindi alam kung anong klaseng mga bago kaya siya, bago siya kaya tinatawag na darsun jadidun. Okay. Ito po, kung titingnan niyo po yan, itong mga napag-aral natin ngayon sa translation, kung alimbawa, hanapin natin. Mayroon po mga makukuha mismo na tama dyan. Pero mayroon din, hindi. Kasi iba minsan ang tinutukoy yung translate. Hindi accurate kumbaga.
Oh, kumbaga kasi minsan may mga salita na hindi niya maibibigay yung tama kasi lalong-lalo na dahil Arabic po yan. Pero kahit papaano, kung halimbawa bubuin mo yan, maraming salita, tapos ilalagay mo sa ano, kahit papaano meron kang maunawan doon sa isang pangungusap, o di kaya o kwento. Halimbawa, ilagay mo doon sa translate, lalabas na doon. Opo, alala ko tuloy ilang kailan yata. Daming mga ni-translate. So para hindi mahirapan, dadaan tayo doon. Tapos pag nakita natin kung mayroong babago eh, okay na. At least hindi ka na napagod sa pagsusulat. Pero yung iba talaga, babagoin mo kasi talagang iba talagang tinutukoy na ano, yung iba na kasi hindi siguro lahat ay nakaano sa internet. Sa dami ng minsan tinutukoy ng Arabic, hindi niya maibibigay yung tama. Pero at least, kahit papano, mayroon kang ano po. Saka literal niyang pinatranslate. No, literal. Minsan, yung past tense, yung future, hindi niya makuha. Basta lang sasabihin niya, okay, balikan natin. Ayan. Akhrajal mudarrisu kurrasatul ghaibin wa sa'alal talamida hal hunaka tilmidun ghaibun. أجاب التلاميذ نعم هناك تلاميذ غائبون قال المدرس من الغائبون قال التلاميذ الغائبون هم أحمد وعادل وحسين سأل المدرس لماذا غابوا من الحصة أجاب التلاميذ أحمد ذهب إلى المحطة ليستقبل والده وعادل ذهب إلى المستشفى ليزور صديقه وحسين ذهب إلى المطار ليودع خاله. كتب المدرس أسماء الغائبين بالكراسة ثم قال يا محمد امسح السبورة عندنا اليوم درس جديد. أوكي. Sa mga gustong matutong alimbawa kahit papano sa basic sa Arabic, kahit hindi po niya lahat yan kabisaduin, kunin lang yung mga alimbawa at mga bago sa kanya ng mga word. Okay. Al-mudarris. Okay. Al-mudarris. Isang salita na isang guru ang tinutukoy. Al-muallim. Pares din ang kaulugan yan. Okay. Al-gaib. Absent. Diba? Yan. Gaibin. Kahit hindi mo lahat kunin po yan, at least meron kang mga, sa palagi natin, mga sampo. So, wag mo lahat isa ulo kasi medyo mahirapan ka dun. Pero, sampu, sa susunod, sampu na naman. Yung mga bago na, no? Yan po ang dahilan kung bakit yung mga kapatid natin, magaling sila magsalita ng Arabic ng marami kasi marami silang na isa ulo na mga bukabulari. Oh. Kaya dinaan po natin lagi sa kwento kasi sa kwento, natatanda natin si kwento yun, di ba? Oh, kahit na walang Arabic, ustad, siguro yung kwento, pwede ko na ipaliwanag, di ba? So, lalong-lalo kung idagdag mo yung Arabic niya, kung alimbawa, maisaulo mo yung Arabic. Sa Quran, maniwala tayo sa Quran, daming mga kwento ko dyan, di ba? Kapag binabasa mo yan, mayroon kang mababasa doon ng mga salitang hindi ka ano ginagamit, pero talagang grammar na grammar kasi simbre, lango yung mga nagtatalo, halimbawa, panahon ni Moises at saka si Firaun, di ba? May mga palitan ng salita. At iba pang mga naikwento sa banal na Quran. Suratul Kahaw. Suratul Yusuf. Ang isa rin kwento na pag binasa mo lahat yan, ano, seryoso kang magbasa, makakaiyak ka talas yung kwentong patungkol sa magkakapatid, no? Na bandang huli, yung kanilang yung minamaliit ba si Yusuf, bandang uli siyang naging pinuno nila o di kaya naging subhanalan sila yung Bani Israel, no? Oh, yun mga 12 na magkakapatid, yung dalawa lang ang magkapatid siya, no? Si Benjamin Yusuf. So napakagandang kwento doon kung binabasa niyo yun sa translate, kahit sa translate napakaganda. Sa hindi pa nakakabasa doon, basahin yan. Benjamin. Benjamin. Ito, Benjamin. Hindi matatagawa.
Meron din silang kwento, no? Sa yung pala mas magdito mga korisma. Kasama yun sa amin. Okay. Palabras. Ngayon, magsisimula na tayo. Magbabasa. Si sinong paunay natin? Si kung ano yate. Saan ba yun? Ayan. Pasok tayo doon. Okay, si Ahmad muna. Okay, lakasan mo. Pisatus sa Disa. Bilogatil Arabiya. أخرج المدرس كراسة غائبي. Yung kahulugan, mari mo. Ini labas ng teacher ang class record kurasa tul gaibi. Yan, yan. Wasa alal talabi. Tinanong, nagtanong. Tanong ang mga estudyante. Wasaala, nagtanong ang tinutukoy po dyan, nagtanong yung guro. Nagtanong sa mga? Nagtanong sa mga mag-aral. Mag-aral. Sino ang merong, sinong hunaka? Sinong mga estudyante? Mayroon, pwedeng gamitin. Mayroon? Mayroon po bang? Ah, okay. Mayroon po bang mga estudyante absent? Tell me, isa lang yan na tinutukoy. Mayroon bang estudyante? Mayroon bang estudyante na absent? Ajabat talamida? Talamida? Naam. Ano yung ajabat? Sumagot. Sumagot ang mga estudyante? Naam. Oo. Hunaka talamidun gaibun. Merong mga estudyante, mga absent. Ayan. Qala al-mudarrisu manil gaibun. Magsabi ang teacher, sino ang mga absent? Qala at-talamidul gaibuna hum Ahmad wa Adil wa Hussein. Ang sabi ng mga estudyante al-gaibun, ang mga absent na sina Ahmad at saka si Adil at saka si Hussein. Sa alal mudarrisu, nagtanong ang teacher, limada gabu minal hissati? Limada. Bakit? Bakit absent minal hissati? Sa period? Eh? Oh, sa period na ito. Ajabat talamida Ahmadu zahaba ilal muhaqqatil liyastaqbi. Ajabat talamida, sumagot ang mga estudyante. Sumagot ang mga estudyante. Si Ahmad ay pumunta ilal muhaqqati sa stasyon. Yun yan? Oh, stasyon. Or terminal. Liyastaqbalal wali. Para sunduin ang kaniyang tatay. Wa'adilun zahaba ilal mustashfa liyazura sadiqah. At saka si Adil ay pumunta sa hospital para
bisitahin ang kanyang kaibigan. Wa Husaynu dhahaba ila al-matari liwaddi'a khalaw. At saka si Husayn ay pumunta sa limapari sa airport para magpaalam. Oh, yeah. Oh, papaalam. Sa kanyang tito o na Johin. Okay, Katabal nudar risu asmaul ghaibina fil kurasati. Tinulat ng teacher mga pangalan ng mga absent sa class record kurasa. Pagkatapos ay sinabi tumma kala ya Muhammadu imsahus sabura. Pagkatapos ay sinabi ya Muhammad burahin mo ang blackboard ko. Okay. Parang murahin na ang nasa nasulat sa blackboard. Pero yan, yan. Pag generation of burahin sa blackboard. Murahin ang blackboard. Anyway. Ainda na al-yawma darsun jadid. Meron tayong bagong dars lesson. Tama. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Okay, next, Ahmad Garcia. Okay. Siapa? Apa jawab? Bisa pun. Ildo ildo gatin ildo gatil ga gatin arabi okay akhrajal mudarisa mudarisu ura kuras betul enggak ibu yang kulu kan asal basta saan matatandaan mo banggitin mo inilabas ng guru ang kanyang class record. Yes, okay. Hal hunaka tilmidun ga'irun. Okay. Sino ang mayroon po bang absent na estudyante. Okay yun. Mayroon po bang absent na estudyante? Ajabat tala min bida. Okay. Sumagot ang mga student.
نعم My room, my room, absent na mga estudyante. Meron na mga absent. Kalal mudariso. Kalal mudariso. Sabi ng guro. Sabi ng guro. Okay. Sabi ng guro. Din. Manil. Manil ga. Manil ga ipon. Anil Gai Bun, sin no, okay, salam. Kali kala akal kala al hatta la midu kala hatta la midul ghaibun Al-Falaman, Al-Falami, itu Tulga'ibun Kum Hamadu Wa Adil Wa Hussein Wa Hussein, Hussein Sagutan Okay, ang sabi ng mga student, ang mga absent ay sina Ahmad, Adil, and Hussein. Sa Allah, mudaris. Sa Allah, nagtanong ang guro. Lima gabung mental bisa lima ada bakit Bakit absent sila sa period asa oras? Bakit absent? Okay. Okay. Talamida. Sumagot ang mga student. Ahmadu la kumuban ilal mahata riyas ta Walidaw. Si Ahmad ay Ahmad, ano na, punta sa terminal? O yan,
station terminal para para sunwinang tatay wa adilu da uba da aba ila mustasfa liazura sadika si Adil pumunta sa hospital para bisitahin ang kanyang kaibigan. Masya Allah. Wa husten ila matar li wadi para magbalang sa kanyang dito. Okay. Kakabal mo sa riso asama kul gaibin ti alkurasa. Sinulat ng buro sama asma mga pangalan ng sin saan ni sinulat sa? Sa class record. Okay. Tumma kala kala ya Muhammad insa asabura pagkatapos ay sinabi ng guro. Oh yan. Punasan ng blackboard. Yan, punasan ng blackboard. Okay, sa baba. Indana al yawma darstun jadid mayroon tayong bagong lesson. Ayan. Okay, jazakallah khairan. At nalitsi ano si Ahmad, no? Ano si Kwan, kaya mo Jalil? Kasi nalang kung ano. Ayan. Para ano? Tuloy-tuloy. Siguro malinaw yan, di ba? Oo. Oh. Bismillahirrahmanirrahim.
Akraza. Akraza. Moda rasu. Mudarrisu. Moda rasu. Kara satu. Qurra satu. Kura satu. Bay bay ga. Al-ghaibi. Al-ghaibi. Itulin-itulin mo, mamaya yung kaulugan. Ibin wasa wasa la wasa la kala kala min kala mida min Hal hunaka? hal hunaka hal hunaka Ilmi til hal hunaka til til mi tell me gabi gaibun okay gaibun aja ajaba ajaba azaba azaba al ta altalami altami altalamida altalamida no نعم naglabas ang guro ng notebook para sa maliban tinatanong ang mag-aaral. May absent ba o ang student ay sumagot ang mga student? Sumagot ang mga student? Okay. Oo. Oo, may absent ang student. Student. Sabi ng guro ay sino ang absent? Sinabi niya ang absent. Isang student ay si Ahmad. Okay. Madali, may saulong kaulugan kasi kwento. Ayan. Senior Katijer. Sabi niya man, nandito na ako, lagi nababagit, absent ko. Okay. Doon ka sa ano? Ba? Dito ka sa ano sa naam kuba kunaka kunaka sinabi niya nahulugan kanina yan dito di ba lumukso siya kaya dito ka na sa ano sa Ahmadu dahaba ilal mahate para ma kasi nabanggit mo silang tatlo. Ngayon, ipapaliwanag mo kung anong dahilan bakit sila nag-absent o naging absent. Ahmadu dahaba ilal mahata. Ahmadu dahaba ina ilal. Ilal al mahat mahatati mahatati لي ذهب إلا مستشفى أوكي مستشفى ليزور صديق
صديقه 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 وحسين وسين ده إلا إلا إلال إلا 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 إلى المطار إلا المطار إلا المطار لوادي قاله قاله كلاه كتاب كتاب المدرس أسماء أسماء الغائبين الغائبين في في الكراس في الكراس ثم كما ثم كلا يا يحمد محمد محمد امسح 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 السبو امسح السبورة عندنا اليوم عندنا اليوم دارس درس جديد. جديد أوكي، جزاك الله خيرا. بلي سي جليل دايل سمبري هما أبو سي جليل kaya kahit na po sa pagbabasa lang dun siya muna. Okay, so binibigyan natin ang pagkakataon na magbigay ng kahulugan yung advance na nakakapagbasa dire-diretso para yun din ang training sa kanila, pero darating pa rin yung ano po punto na si ano Jelil inshallah pag maging mabilis na, kasi nagsimula rito siya ano parang totally wala, di ba, zero ano si Jelil, pero ngayon kahit na mabagal nakakabasa na. Yung mga rolling. So, inshallah po, pag hindi winto si Jalil, ay ma-improve niya yun, inshallah. Kasi... Dating sa Pilipinas, kapag oh, si... oh, mababasa nila ito dahil po pag na, nanood sila, mababas, mapapanood nila si Jalil, inshallah. Okay. So, bigyan natin ng pagkataon si Ahmad kasi ano rin siya na late. Pwede niya basahin dire-diretso? Opo. Yung kahulugan, mamaya yung kahulugan kasi siyempre mayroon pa tayong dalawa na mga bago. Basa, basahin mo na lang, basa. Okay? Lakasan mo? O, basahin mo lagi. Oh, yan ang basahin mo yung sayo kasi siyempre pares yan yun. O pare yan. Lakasan mo lang. Kapadya. Okay. Mudar bisu. Kur satu. Kura. Kur. Kura. Merumad. Kura. Kura satu. Ayo bagi bi. Okay, tuloy. Wasa'i wa sa'ila wa sa'ala wa sa'ala
تلميذ تلاميذ تلاميذ هل هناك تلميذ اوكي تلميذ 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 طيب اوكي تلوي أجابت تلا أجابت تلاميذ نعم نعم تلوي نعم نعم هنا اوكي تلاميذ اوكي قائم اوكي قال قال المدرس من الغائب ايوه قالت تلا اوكي تلاميذ غائبون correct هم أحمد وعادل و حسين اوكي سأل المدرس لماذا غابوا من الحصة من المستقبل أجاب تلاميذ أحمد ذهب إلى محطتي ليستقبل وعادل والده وعادل ذهب إلى المستشفى ليزور ليزور
صديقه صديقه وحسين ذهب إلى مطار ليودي قاله قاله فطلب المدرس أسماء الغائب في ورساتي ثم قال ثم قال يا محمد امسح الصابو امسح الصابو زبورة زبورة عندنا عندنا اليوم درس جديد. اوكي جديد اوكي جزاك الله خير. Dahil po ang ating oras ngayon na 8:35, mayroon akong Zoom na 9 o'clock. Magbibiyahe pa kasi hindi dito po. Ganito lang po kasi siyempre yung level natin ay magkakaiba tulad ni ano. Ganito lang magiging bagong ano natin. Pagkatapos ng Salatul Isha kasi siyempre sa ngayon wala na si ano, di ba, kasi nasa bakasyon. Automatic dito natin magsasala ng Isha. Pagkatapos ng Salatul Isha, kayo muna ang bibigyan ko ng oras. Di ba, silang mga baguhan. Halimbawa sa basic, parang balik pa rin aral kasi bago siya, no? First time para tuturan pa rin sa halimbata. Tapos isusunod natin si ano po, si Abdullah, kasi si Abdullah medyo advanced na, di ba? Doon na naman sa may mga bawil na magkakaiwalay. Pagkatapos, pag dumating ng oras ng ano, ito'y pangkalahatan para kahit pa paano marinig kung paano basahin, paano bigkasin. So para makahabol pa rin tayo, di ba? At bukod doon, sabi ko kay ano, si kapatid na ano, isisin ko sa inyo yung mula episode 1 hanggang 10 kasi dalawang klase yung na-i-post natin. Yung episode 1 hanggang 10, ginawa natin mga maikling video yun, mga 3 minuto, 4 na minuto, bawat episode yun. Kung halimbawa, lahat natin yung mapakinggan at matutunan, parang ano yata, kumbaga, pwede natin magbasa kung may isa ulo natin lahat yun. At meron ding full video na mula lesson 1 hanggang 10. So mga full yun. Isang oras mahigit kasi i-record namin tapos yun ang pinupost namin. Kaya mapipilitan ka po, ano po doon, manood sa mga video natin kasi siyempre yun ay magkakasunod-sunod. Okay? So pamanin dahil siyempre siguro mga 10 minutes mahigit ang biyahe namin papunta sa bahay doon ako mag-zoom. Para sa isala sa next maaga tayo pumunta. Halimbawa silang dalaw, di kayo mga boy. Mag-announce na lang ako. Sa yung dawa natin, mayroon wala sa parang ulan yata. Ulan nga. Okay. Parang ulan. Pero yung Friday pa rin, kahit na wala rin ito si Sheikh na, tuloy pa rin ang ating dawa.
Inshallah. Mag-visit ka na lang. Oh, mag-announce na lang tayo, mag-visit tayo, di ba? Okay? So, meron pa kaming ano, 20 minutes, Ahmadu, kaya-kaya pa, para doon ako magsusum sa bahay, inshallah. So, hanggang dito po lamang. Siguro sa susunod, baka dito na tayo magsusum, no? Sa next, ako magpapayong, kasi ngayon, meron akong kasundo na, no? Kaya alis ako kagad para doon ako magsusum sa bahay. Okay, so ulitin natin po. Maraming salamat sa inyo dahil siyempre nandiyan kayo. Kung wala po kayo dyan, hindi na kami makakapagturo. Pero pinapangako natin po, kahit isa lang pumupunta o dalawa, tayo pa rin ay tuloy pa rin tayo nag-aaral. So hanggang dito po lamang. Subhanallah, bihamdihi. Nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, jazakumullahu khairan. Hindi natin tulong.